Hey, yo, what's up? Welcome to Harikai CYT channel. At kung bago ka lang sa channel na ito at nagustuhan mo ang mga content, well, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell button para lagi kang updated sa mga gameplay, tutorials, mod script na makikita mo sa channel na ito. So may bago po tayong tutorial ngayong araw na ito at usapan natin yung mga tanong ng ating mga subscriber kung paano nga ba i-transfer skill o yung skin o yung character sa hero sa Mobile Legends na gusto mo mapalitan o ilagay yung skill niya. So simulan na natin guys. So hello guys, sa another video, another tutorial. Ang pinaka topic natin ngayong araw na to yung paano nga ba i-transfer yung skill ng isang hero sa isang pang hero or yung skin niya, yung character niya sa isang hero sa isang pang hero. Bale, explain na lang natin kung kaya para makita nyo lang guys. Kunyari ito si Chu, yung normal skin niya yan, di ba? Yan yung normal skin ni Chu. Ang balak niyang maging mangyari maging ganito originally kay Badang. Bale, ayan ang itatakal natin ngayong araw na ito kung paano ba siya gawin ganyan, kung paano naging si Coco 3D yung si Choco na ginawa nun kasi binago ko lang yung kulay ni Badang talaga, pero si Badang talaga yun. Bali, lalabas muna natin para makita natin kung alin ano ba yung mga kailangan natin apps guys. Labas ko muna guys. Yan guys, so bali nandito na tayo sa pinaka screen na ang pinakakailangan natin dito. Ito na lang mga bibulugan ko. Itong search here. Yan. Extra gear. Pati itong notepad. Bale, itong matirang ito hindi na kailangan. Yan. Bale, ang una natin gagawin ay open natin yung extra gear. Ay, extra gear. Yung search here pala. Pagka-open, kailangan natin kasi yung mga script na kailangan na dapat natin pagawin. Bale, naka-ready na dito. Yan, guys. Nagay ko lang kasi yung folder. Itong ano na to, hero skin high. Yan, itong hero skin high kasi, ito, papakita ko muna dito sa inyo, yung hero kung full skin na walang high, yun yung in-game na skin ng hero. Pero yung may nakalagay na high dyan, high tapos add, yun yung skin dun sa loading screen, kung makikita nyo. Ngayon, ang una natin gagawin, kaya, papalitan kasi natin yung skin ni Chu, di ba yung normal skin niya, is i-an natin to, i-rename, click natin muna yung rename, tapos yan, i-copy natin yun. Yan, pagka-copy natin, cancel muna natin to. Ang next step, i-open na natin yung execute. Bali, kailangan mo lang naman talaga copyin yung pangalan, madali lang naman. Open na natin execute, balik tayo sa main. Yan, open ka execute. Nandito na nga tayo sa execute, i-rerun lang natin siya guys. Run ko muna. Ayan, nakarun na nga siya. Ayan, open natin yung bundle extractor. Bale, ito na din siguro magiging last tutorial ko sa Mobile Legends. Wala na din talaga akong mag-isip na content. Sensya lang kung medyo natagalan. Ayan, i-open natin. Ay, matama. Open tayo. Open natin yung kay Badang kasi papalitan lang naman natin yung pinakapangalan dun. So ito, open na natin ito. Yan, buti hindi na natin kailangan i-unpack. Bali, click natin yung info. Yan. Tapos, click natin yung name tapos yung type, pati yung name ulit. Ang una yung tatandaan dito na ano, yan, itong asset na to, yan. Ano natin, export dump natin siya guys. Yan. Export dump natin dun sa folder natin ng 101 tutorial na ginawa natin. Yan. Bale, ito yung i-edit natin gamit ng Notepad++. Tapos, ang susunod natin hanapin itong game object tapos nakalagay here Badang. Yan, dalawang yan, kukunin natin yan. Yan. Export dump muna natin. Ito nga yung pinakamadali sa lahat ng ano,
sa lahat ng pagmamodify. Pero syempre kasama na din yung pagte-texturing ng skin dito. Kung gusto niyo baguhin pa yung kulay ng kinuha niyong hero, yan. I-save lang natin. Tapos i-click ulit natin to isang hero skin, diba? Dahil itong pangalawa. Export natin. Sensya na kung naririnig yung electric pen. May hit kasi. Ang oras na ba? Mag-alas 4. Yan, save natin dito. Yan. Ngayon, after yun natin ma-save, i-open na, na ngayon natin yung Notepad++. Tara guys. Ayan, nandito na tayo. Open na natin yung Notepad++. Ayan. Ngayon, delete na natin yung mga huling project na ginawa dyan. Ngayon, pagdating dito, yan, iba ulit natin. Open lang natin yung file na kung saan natin sinave yun. Siyempre, nasa download yun. Download. 101 tutorial. Ang una natin i-edit dito yung asset. Asset yun. Asset siya lang naman yung asset. Para hindi na komplikado. Yan. Kung mapapansin nyo dito guys, may highlight ako. Itong hero skin. Di ba kanina kinapi natin yung hero skin ni Badang, yung hero kung po. Diyan natin ipipaste ngayon. Ngayon, kung mapapansin nyo yung dulo niya may 3D. Okay na yan. Yan, assist na yan. Hero, kung po, skin, high, add, yan. Naging kung po skin na siya. Bali, i-indicate lang natin na yung skin na yun para kay Chu pagka clinic yung Chu. Ay, yung, oh, tama yung Chu. Tapos itsura niya pa ito. Makikita niya. So, ipunta tayo dito sa pinakababa. Kung napansin nyo, in-scroll ko siya. Hanapin ulit natin itong scroll kasi may hero ba dang? May dalawa pa tayong papalitan yan. Bali, itong mapapansin nyo yun. Ayan, hanggang add lang siya. Wala siyang Unity 3D. Wala kayo, nakalagay. Burayin natin hanggang doon sa tool to paste muna natin to. After ma-paste, syempre tatanggalin natin yung Unity 3D kasi nga add lang yung pinakadulo niya dapat na may tool to. Huwag niyo buburayin yung tool to. Ayan. Add tool to, tapos prefab. Tapos hanapin din ulit natin dito hero badang yan. I-paste natin. Ayan. Bali mo mapapansin nyo may Unity 3D na naman siya. And after nyan, i-save lang natin yan. Ayan, save lang natin yung save. Tapos may dalawa pa tayong file na ganun pa rin gagawin natin. Tayo sa open file, sa download, 101 tutorial. Tapos itong hero skin badang add. Makikita nyo naman yung bytes dyan na magkaiba sila ito. Nasa 354, tapos yung isa 638. Open muna natin ito. Wala ulit siyang Unity 3D sa dulo. Kaya pagka-paste natin yan, matik yan, buburahin natin yung Unity 3D. Ito yung tuldok kasi wala naman tuldok sa dulo. Ulitin nga natin kasi parang may nabura ako yung pan ko. Ako nga, nabura ko nga. Ulitin natin yung Unity 3D test na tuldok. Sabay save lang natin ulit. Ganun ulit, open file. Hanapin yung download. Ayan, download. Wala nga tutorial. Tapos itong 638 bytes na hero badang. Ayan. Ayan. Siyempre, nakikita nyo ulit. May add ulit yung dulo. Siyempre, ang gagawin natin, buburahin natin. Unity.3D. Ayan. Sabi-save ulit natin. And after nyan, balik ulit tayo sa Exagy guys. Balik natin sa Exagy. Yun nga, nandito na tayo sa Exagy. Yan, nandito na, nakaklik na kay Badang. Kung makapansin nyo, ito, yung path ID. Bibitawin ko na lang sa screen. Yung 446546, yan. Nandun naman yun sa may bytes na yun. Bala, ang gagawin lang natin, i-click natin yung import dump. Tapos yun nga, yung hanapin nyo lang dito sa dulo, ayun na nakalagay na yung 446546. Ito yun, ayan. Saka natin i-click kasi minsan nakakalito kung saan para saan talaga, pero doon mula titignan sa path ID. Matik na yung isang ito, yun 5523 naman yung dulo nya. Yun yung isang import dump natin.
katinantengo. One-on-one tutorial. Double check lang natin itong 5-5-2-3 ano. So, may open natin. Yan. And the last one is asset import. Siya lang naman siya lang naman yung nag-iisang ano dun. And guys, tandaan nyo, dalawa kasi import dito, isang import. Kaya inulit ko yung record yan. Import row is import dump. Huwag nyo kalimutan, yung import dump lang dapat yung click-click dun ah. Okay na natin. Ngayon, isave natin. Yan. Save. Ngayon, isa-save natin siya. Siyempre, dun sa script na pangalan. Ay, sa script na nakapangalan kay Chu, siyempre. Ngayon, i-click lang natin yung combo. Yan. Pagka-click natin yan, siyempre, matik na. Hindi na natin kailangan mag-type. Nandun na siya sa may file name. I-save natin siya sa ibang folder. Ngayon, wala kasi yung ibang folder dito. Dito lang muna sa finding Dory. Yan. Save natin. Kailangan natin siyang i-compress kasi kadalasan kapag hindi na compress, hindi siya gumagana. Kaya mas mabuti pa i-compress natin siya, guys. Yan, compress natin dito. Okay lang natin, wala na tayong gagalawin. Yan. Isa-save naman natin siya sa ibang folder. Kunin lang natin kung parang hindi na tayo mag click ko lang parin din natin ito ito ba ito tayo sa tarot naman yan save natin dyan. Ngayon bago natin i-double check yung ako na bago na ba skin, i-double check muna natin yung original kung ayun pa rin siya para makita nyo yung continuity ng record. Ngayon guys, bali in-open ko na yung Mobile Legends. Kasi pag galing ako dun sa labas, ang tendency pag tumagilid na yung screen, mas lalo lumiliit yung camera kaya medyo mahirap mag-edit ng video. Tingnan na lang muna natin yung skin yung normal skin niya kung yung normal pa rin siya o yung abnormal. Kapatagal yung video. Yan, ayun pa rin siya. Sabali, labas na natin tapos i-copy-paste na natin yung script para gumana na. Open natin yung Zotchiever. Siyempre, natandaan naman natin kung saan natin si Nebio. Dito yun sa may. Yan, kung makapansin nyo. Kakopy natin yan. Tapos, sinalagay natin sa folder sa Android Data. Kapag Mobile Legends. Files. Dragon Asset. Ay. Tapos, Android. Yan. Paste lang natin siya dyan. Tapos, i-replace natin. Yan. Ngayon, na-paste na natin. I-double check na natin kung gumana nga talaga siya. Yan. Nandito na ulit tayo sa loading screen. I guess, hindi na kasi masyado active sa Mobile Legends. Kasi, na-stress ako. Magpa-star sa Mythic. Kaya, more on wild trip. Pilitan na din akong gumawa ng tutorial. Pero noong una kasi nag-order. Yan, double check na natin yung skin ni Chu. Kung naging si Kim Chu na ba siya. Ayan. Ayan o guys o. Kung makikita nyo, naging si Badang na talaga siya. Ayan o. Tapos, ituturo ko ba? Kung paano yung pinaka-mechanics, kung paano ko binago yung skin niya dito sa loading screen. Ganun na rin dun sa in-game. Bali kung sige, gawa na gawin ko pa ba? O yan. Sige, gawin ko na rin kasi i-double check muna natin yung skin ni Chu. Normal skin ni Chu doon sa in-game. Check natin yung kay Chu dito. Sa loading screen na bago na siya, oo. Pero dun sa in-game hindi siya nabago kasi yun pa rin siya. Para makasigurado tayo, tingnan natin.
Pwede nga, iba yung nasa loading screen, iba din yung nasa web. Gawin natin si Irritel. Yan yung dito naman sa loading screen na to, yung tune na yan, pwede nyo naman palitan. Pero hanapin nyo lang dun sa UI. Bale, yung mga galing sa UI yung pagbago ng picture na nito dito. Yung mga naituro na din ng isa sa mga partner ko yun, si Crimson. Shoutout, Crimson. Ito sa mga partner ko, masipag pa rin mo. Ayan o, kung makapansin nyo, yung pa rin yung ano, diba? Ang gagawin natin dyan, palitan natin siya ng skin. Sino kayo pwede palit? Siguro si Badang na lang din para mas simple na lang, kasi pangit naman kung nandun sa loading screen iba, tapos iba din dito. Bali, labas mo lang ulit natin, guys. Ngayon, bali sa part na yun, masyado yata malakas yung loading screen. Bali sa part na yun, open natin 101 tutorial. Burahin muna natin to, guys, kasi pampalito to minsan. Hindi na natin kailangan yan, napalitan naman na natin yan. Kukunin natin yung walang skin high. Nakalagay high, kunin natin to. Walang skin high ni Chu. Ito lang, ito yung Kung Fu Skin Unity. Hindi itong Kung Fu na walang skin na nakalagay, ha. Labas muna natin yan. Tapos yung kay Badang, yung Hero Skin Unity 3D, ayan, ito lang. Ayan natin dito. Ayan, guys. Yung walang skin lang yung ipapokus na, ay, walang skin high lang, skin high add yung ipapokus natin. Bali, ito syempre, click natin yan. Click yung rename, tapos saka natin kakapi lahat. Ayan. Tapos pagka nang cancel natin, yan, i-open naman natin yung script skin ni Badang doon sa execute. Bale, yan, open natin yung execute. Ngayon, ito syempre, tapos na tayo dun sa loading screen. Hero Egg tayo sa D. Turo ko na din sa inyo, pero dun sa skill, guys, hindi ko na siguro itatakal kasi ganun din yun eh. Bala, ito para may idea lang kayo. Ayan, skin, walang high add. I-double click natin yan. Hindi na natin kailangan i-unpack. Info. Pagto info, click name, click type, tapos name ulit. Ayan. Hanapin natin yung asset. Ayan, siya lang naman yung nandyan. Tapos, export natin ulit dun sa folder na yun. Yun, guys, kaya ako binura yung mga dump dun dating mga dump. Kasi malilito na kayo kung saan dun yung natin. Kaya every time na magbabago kayo ng skin, skill, hero, kailangan yung brain dump. Kasi nandyan yan. Malilito na kayo. Pare-parehas pa naman kadalasan ng bytes na. Yan. Tapos sa gain info, syempre. Yun. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung behavior dito. Kanina, di ba, nakita nyo dun sa may loading screen. Ang dami niya mga behavior. Yan, kailangan isa sa palitan din yan. Kasi dyan, nagbe-base yung kilos ng hero. Sige. Hindi ko nabibigyan ng example yung parang hero na parang toad. Haba lang. Let's export up na natin to. Pero sige, ano, try natin gumawa ng ganun na isa para makita nyo yung difference. Dito. Dalawa yung save natin. Isang kompleto, tapos isang yan. Tapos yung game object na hero Badang, export lang natin. Pati din naman dun sa skill, makikita nyo pa rin naman yung pangalan ng hero. Pati skill. Expert dump. Yan. Siyempre, matic up ko yun. Ito, notepad naman. Notepad naman tayo, guys. Yan.
Ngayon, i-burahin natin yung kaninang ginawa natin kasi pampalito lang din yan, guys. Open na natin. So, download ulit siya. Ayan, paano ang tutorial. Siyempre, una natin edit yun. Yung asset, automatic yan. Ayan lang, hanggang may dun siya, hanggang sa Unity 3D base lang natin. Ayan. Base yun. I-boom po na. Tapos, punta tayo dun sa pinakababa, meron dalawa doon papalitan. Tandaan nyo lang sa asset, dalawa. Ay, tatlo ang pinapalitan dito yan. Bale, makapansin nyo, ang skin lang siya, tatanggalin natin yung Unity 3D. Pero huwag natin tanggalin yung tool. Ayan, paste natin. Tanggal yung Unity 3D yan, hanggang skin lang. Tapos, ito pala. Ang duling ako. May 3D siya sa dulo, kaya okay na yan. Save na natin. Tapos, another file ulit. Ganun lang yun. Basta tandaan nyo lang, kapag ka dun sa hero dun sa in-game, kailangan nyo muna behavior kasama sa pag-edit nyo sa notepad. Kasi mamaya makikita nyo na may indifference kapag hindi na-edit yun. Ngayon, nung sunod nating edit yung mono behavior, itong unname, ito nasa baba, name, open natin yan. Tapos, titingnan nyo naman dito kung meron dito ang pangalan na ibadang na kailangan natin palitan. Kapag wala naman, okay na yun. Pero kadalasan kasi may mga pangalan siya, may pangalan yung hero dito. Pero pag ngayon nga na wala naman tayo na encounter dito kasi nakalagay yung madalas sa name, okay na yan. Burahin na lang natin yung unname. Ayan. Tapos, burahin din natin sa YouTube yung unname dun para hindi ganun karami yung nandito sa ayan. Burahin na din natin. Pero kasi dun sa last patch yung edit talaga yun, guys. Tapos, open natin. Punta tayo sa download. Edit natin yung game object naman. 1-1 tutorial. Tapos, itong ito. Here skin yung may kab, itong mga kab na to. Itong 7, ito mo ng 345. Ito mga 345 bytes na yan. Itong skin lang siya, so bali tatanggalin natin yung Unity 3D. Pati yung tool box syempre. Save. Open ulit natin. May isang file. Cab, itong 771 naman na ano. Ang makapansin mo, hanggang skin lang ulit siya. Test natin, tagalin natin yung Unity 3D. Ayan, so hanggang skin lang siya, tanggal din yung tool. Tapos yun, punta na tayo sa exit. Yan, matik na. Pagdating dito, syempre, export natin siya. Pero tingnan natin yung path ID na ito, 317 96 317. Export natin. Ay, import them, sorry. Import them natin. Tutorial. Tapos tingnan natin yung 317 96. Ito nga siya. Open natin yan. Tapos ito naman isa yun. Path ID niya 6629. Automatic naman eh, send it kasi dadalawa lang naman silang in-edit sa notepad na game object. Pero double check na din natin. Ano siya, 6629. Ayan, okay. Open natin. Pagka-open yan, punta na tayo dito sa asset na set. Tapos, import na ulit. Tingnan niyo mabuting kiniklik niyo kung import na po. Import na kasi ito na kung sa bagay ako lang yata yung naduduhulingan. Asset click natin. Dinoble tap ko na para hindi ko na-click yung open. Yes natin. Save ulit natin siya sa ibang folder. Na nakapangalan na sa script ni Chu. Yung script ni Badang. Inakaw natin yung script ni Badang. Kapunta kayo. Hero. Kinunik ko na yan para hindi na natin type yung ayun
kain din yung memory. Save natin. After na save, compress, matik lang. Ako, shoutout kay Mala nag sa message. Baba ko muna Mala. Ayan, tapos. Naon may mahal gagawin yung memory. Ayan, pwede. Ask for skin. Ayan natin. I-double tap natin dito. I-compress natin. Wala tayong gagawin. Kundi okay lang. Okay. Tapos, sisave natin sa notebook. Kunin mo natin ang pangalan. Ayan. Nakita nyo naman na kanina na yung skin nito yun pa rin. Dun sa in-game, ah. Hindi na natin kailangan i-double. Ngayon, ipipaste muna natin yung script. Ayan, bitang ZarTuber. Ayan, open natin yung ZarTuber. At alam natin kung saan nakasave yun. Dito sa may notebook. Play natin to ito. Ayan. At ilalagay natin, syempre, dun sa folder ng Mobile Legends Android Beta. Para masundan ng ibang mga hindi pa nakakalam. com.mobilelegends files dragon 2017 assets Android. And tumaas na siya guys. So, kasi mataas talaga yung skin na ni yan, i-replace lang natin. After ma-replace, open na natin yung Mobile Legends. Double check natin kung nabago na siya. Ngayon guys, nagaran ko na yung Mobile Legends. Kapag kasi naka-record siya ng nakaganong naka-vertical lumiliit eh kapag nag-ganong siya nag-tilt na yung mobile light hat may patiltit po nalulang makawala mo talaga yan testing natin sa custom game ayun natin kung chichu pa rin o si game na yun si badang yung loading screen. Ayan. Bale, ito na siguro yung last tutorial ko dito kasi nagustuhan ko na yung competitor niya, yung Wild Rift. Kaso lang dun, inaalam ko pa kung paano mag-modify. Ayan. Kung makapansin nyo, yan na siya. Hindi ko na pinakita yung ano eh. Yung parang naka-stack up na ganyan. Pero kung gusto nyo yung... Ay, hindi. Wala na pala siya mono behavior. Pero, ewan ko lang. Basta may tendency na makaka-encounter kayo na naka-stack up yung ano ni Chuyuan. Bale, yung Goku trick ko, si Badang yon. Si Badang yan yun. Binago ko lang yung kulay ng buhok. Ng ano niya. Yung parang, syempre, skin ni Goku 3 no, parang tapos yung mga ano sa skill niya ganun din yung mechanics. Bali makikita mo naman dun yung pangalan ng script may mga corresponding skill kaya rin yung kay Chu yung skill 1-3 ganun skill 1-2 ganun yun yung ika-copy-paste mo tapos kukuha ka ng skill ng hero kunyari yung kay Layla yung ult niya yung skill 3 niya ililipat mo dun sa sipa ni Chu yung sa skill tree ni Chu. Parang ganun lang din yung mechanics nun yung kung anong ginawa natin na mag-open tayo kukuha tayo ng dalawang script na itatransfer natin yung isa tapos i-export natin yung mga asset pati yung game object niya sabay i-edit natin sa Notepad++ tapos i-import natin. Basta ganun lang yung pinaka-mechanics ng pagbago ng mga skin, skill ng mga hero. Yan guys, kung nagustuhan nyo to at nakatulong sa inyo, sana. Kasi baka mas matalo nyo pa talaga yung mga scriptor kasi mas marami kayong idea na pwedeng ipalit pa sa mga skin dito. Yun. Kaya nang bahala. Yan guys, ito yung itsura ng Fallen Rider. Ito itong turtle. Hindi na nabago nung since nung pinaritan ko. Yes. Ito
tatapusin ko na dito guys. Thank you sa ano. Kung nagustuhan nyo, palike na lang. Kasi baka mga ilang linggo lang to, mawala din kasi syempre, diba? Maraming script creator na magiging against sa mga tutorial katulad ng nakita ko. And guys, hanggang dito lang guys. Thank you sa panonood. Sana nagustuhan nyo, palike na lang. And pa-subscribe sa mga bagong mga scripter natin dyan. Thank you guys. Bye-bye. And guys, bali bago ko pa natapusin yung video, ipapakita ko muna si Chu sa inyo yung in-edit ko para meron kay idea. Bali ito guys, gumagana pa rin siya, all patch siya. Ang hindi lang gumagana dyan talaga yung sa pag nag-load na ng ito. Hindi na gumagana yung ayan yung image niya dyan. Dahil dun sa update ng UI niya. Pero sa skin, gumagana pa rin siya. Ipapakita ko na lang sa inyo. Para may idea kayo kung ano yung pwedeng pang makuha mga skill sa ibang hero. Yan, katulad nito. I-close lane mo natin. Yan. Tapos, max natin yan. Yan. Yan, kanina diba si Badang to ngayon, si Goku pa na. Ayan o, yung unang ano niya, may pakpak siya. Sunod, parang may kid sa likod. Yung isa naman, parang may Dragon Balls na naka-indicate dun. Tapos yung dash niya, ayun, makapansin niyo parang, ano, parang may, kay ano yun eh, Guinevere. Yan, tapos maglagay tayo ng dami dito. Para may masipa tayo, para makita nyo lang. Yan. So, oh, di ba? Yung sipa niya na parang nandun yung SS ni tawag dito? Layla. Di ba? Oh, di ba? Tapos kung makapansin yung bilang ng combo doon, nandun naman yung si Goku 3. Ayun o, yung may combo. Doon yung din naman makikita yun. Ayun o, yung SS na yun, kapag kasipa niya, galing naman kay, sino ba to? Kay Argus. Ano ba nakatago ka dyan? Ayun o, yung, ayan, yung parang Ninetales na kay Argus galing yan. Para may idea lang kayo kung saan nanggagaling si, yan, may kickback pa talaga eh. Parang si Lee Sin. Bali guys, ang ganda ni Lee Sin dun sa Wild Rift. Yan. Bali, eto talaga last na to, tatapusin ko talaga yung video. Pinakita ko lang sa inyo yung mga possibility na pwede nyong kunan ng tawag dito, skill sa nang galing. Ayun o, bigla pagka nakakiyaw siya, pwede mating modify yun. Last kickback mo, di ba? Full kickback. Yan guys. So, paano mo guys? Okay na. Bye-bye.